Alright, good morning everyone. Nandito na naman tayo. Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Today is February 28. 28 ba ngayon? February 28? Today is February 28. Bukas ay March na. Dito na naman ako para bigyan kayo ng update sa aking project car. Wala masyadong nangyari pero may konti naman. Una kong gagawin, actually ginawa ko na ito nung isang araw dahil tapos na si Hernan sa paglatero nung trunk lid, kaya ito na siya. Yan. Ini-strip ko na siya. Sinimulan ko na siya nung isang araw. Pero hindi natin natapos kaya titirahin ko ulit ngayon. Tapos ito yung kabyak dito. Yan. Pinahiram ko na siya ng turko para mamatay yung kalawang, especially dito sa mga sulok-sulok na yan. Diyan ang prone sa kalawang. So ito yung nilatero ni Hernan. Yan yung hinang. Tapos i-strip ko rin to. Yan. Ito yung may mga kanto. Ito kinuha dito sa isang trunk. Ayun no. Kinuha yung kanto. Ito yung kabila. Yun yung nilagay dito. Tsaka dito. Alright, and then hindi pa namin na aayos yung sa makina, yung hard starting, pero pinapag-aralan ni Hernan. Wala lang siya diagram nung computer box. Sa tingin lang ha namin yung problema ay coolant sensor. Kasi sa Galant or sa RBR na pinanggalingan, dalawa ang sensor na meron siya. Isang fan switch tsaka isang coolant sensor. Ang nalagay lang namin is fan switch. Kaya yung sunod namin gagawin. Pinabaklas ko na rin kay Hernan yung mechanism ng upuan. Ito yung driver side. Para ma-overhaul namin lahat ng moving part, lahat ng parts. Ito, lilinisin mabuti and then i-lubricate. Ito yung extra front seat na nakuha ko sa Katayan. Ang pattern ng upuan ay ganyan. Tingin ko pang SL yata ito eh. So kakahuyin na lang namin to para maayos namin yung original GT seats. Hali, ito yung isang mechanism ng driver seat. Nalinis na rin. Tapos okay na rin yung galaw niya. Ito nga pala yung nakuha ko kay Daniel Abonillo na trunk lid hinge. Nalinis na rin. Tapos pipiturahan. Yung under tray or support frame ng upuan ng GT seats ko eh, ito. Puro kalawang. Grabe. You know? Tapos pagtanggal namin ng tornilyo, napunit. Ayan, napunit. Dapat ganyan yan eh. Ayan. Kaso dahil sa kalawang, nanikit na yung tornilyo kaya napunit. Ire-repair na lang ni Hernan yan. Pipiliin niya yung kung ano yung pinakamaganda. Kasi dalawa yan eh. Ito pa isa. Actually, apat yan. Dahil I have two sets of front seats. Left and right. Bali, apat sila. Ito na, punit na rin. So, bahala na si Hernan kung ano yung mas okay dyan. Ito yung foam. Nabuksan na rin namin. Ayan siya. So, dadaling ko to sa upholstery shop para mabuhay ulit yung foam.
dito, ma-rebuild. And then, papabalutan natin ng bagong fabric. Sana makahanap ako ng ganitong fabric. Alright? Bali, hindi ko pa siya nilalagyan ng carpet dahil naghihintay pa kami ng battery cable na tatakbo simula starter hanggang sa likod. Wala pa ako nabibili. Siyempre, papailalim yun sa carpet. Tatakpan siya ng carpet. Kaya hindi ko pa nilalagay yung carpet. Ito, na-restore ko na. Kahit sira-sira, wala kasi ako makita. Pinagpapagsyagaan ko na lang. Nalinis na at napinturahan na din. Kakabit na lang. And then, may problema kami sa spring sa likod. Dahil na sumasayad, di ba? Masyado mataba. Nakakuha si Hernan ng bagong set. Yan. So, pag i-experimentohan namin, baka pwede ito. Kaya, siya lang kayo. I-strip ko lang tong trunk clip. Alright? Bali, ang pang-strip ko ay ito. Ang mahiwagang cup brush na may libreng tusok. Ah, yan ang gagamitin ko para i-strip to. Hindi kasi makahanap ng oras. Ngayon lang medyo may panahon kaya tirahin na natin to. At ito, lilinisin natin mabuti yan. Ayan na, left and right. Ilulubricate mabuti, era rust proof. And then, pinturahan ng konti para naman tumagal-tagal yung buhay niya. Alright? Disappointing yung pag-strip ko sa paggamit ng cup brush dahil hindi ko masyadong makunat yung pintura nung original paint pa kasi yun eh. Ang tagal bago maupod ng pintura kaya I decided na bumili na lang ng strip sole. Siguro magtatanong ko eh, bakit kasi hindi ko na lang ini-strip sole nung una? Kasi ganun naman ang way ko ng pag-strip. Cup brush. At least pag kinat brush mo, diretso na sa metal. Pag in-strip sole kasi messy, makati sa balat. And then may mga natitira pa rin mga konting-konting pintura. Ika-cup brush mo pa rin. Kaya doble-doble trabaho. Pero since mahirap nga siyang i-cup brush sa simula, mag-i-strip sole na lang ako para ma-breakdown natin yung original paint. Makunat eh. Ang hirap tanggalin. Nakakainis. Kaya ayan, namili ako ng isang galon na strip sole. 580 pesos ang bilihan dito sa amin. Alright? So, drive muna tayo pa uwi. Okay, ito na yung nabili natin, strip sole. Pahira na lang natin. Makati kasi ito sa balat eh, kaya ayaw kong gamitin ito. Kainis. Ayun. Para siyang sweet chili sauce. Sausawan ng lumpiang Shanghai.
Guys, paggagamit kayo nito, protection lang sa balat tsaka sa mata. Messy, makalat, makati, kaya ayaw kong gumagamit nito eh, kaso kailangan. Ayan, kumukulot na siya. Alright, ayan na, kumukulubot na siya. Kaya pwede na nating bakbakin. Diba? Pang bakbak ko is kaperasong yero lang. Wala akong scraper eh. Ayan o. Yung mga may iwan, pahid ulit. Ayun o. Shout out kay Captain Francis Dumol Ocampo. Cap, ito yung hood trunk lid na nahingi ko sa'yo. Nirepair na natin. Kaso yung ibabaw, hindi ko napakinabangan kasi puro butas. Kala ito lang. Ang napakinabahan ko naman pang ibabaw galing kay Daniel Abunillo. Pero may nilatero pa ng konti. You know. Dali lang. Makalat lang siya talaga. Okay. Balatan ko muna itong mabuti guys, pakita ko sa inyo mamaya yung outcome. Alright? A few moments later. Okay, after 30 minutes, yan pa lang ang gagawa ko. Tapi sa balat, kainis, pahinga muna. Tignan muna natin yung ginagawa ni Hernan. Yung ginagawa niya yung railings ng upuan. Yan. Buo pa naman kaso yung nagka-problema dito. Kaya ginagawa niya lang bago. Oh, musarga na oh. Na. Para saan ba yan? Alright. Kaya nga lang konti. Kaya nga lang konti and then balik na tayo sa pag-strip. Okay. Medyo kakaroon na ng progress. Tapos dito naman karahin naman namin ito ngayon. Ito yung galing kay Daniel Abunillo. Unti-unti na lang namin kasi pag binigla, natutuyo. Uulit na naman. Yun, oh.
since may problema kami sa spring, yung una namin ginawa, which is this one, sumasayad siya sa dito. Kaya naganap ulit si Herna ng panibagong spring. And yan ang ilalapat dito para hindi sumayan. So sana maging successful. Yung iniinitan namin, yung dulo lang para lumapat siya sa pinaka spring perch dito. Dito kasi uupo yan eh. Dito naman sa ginagawa ko, pagod na ako. Ito yung pangilalim. I-stripping ko din tong pangilalim para mapinturahan na maayos. Tapos, ito yung inner. Okay na rin, nasa 80% na. Yung mga tira-tira lang. Madali na yan. Sa mga nagpapa-shoutout nga pala, pasensya na, hindi ko na lista yung mga pangalan nyo, pero shoutout sa inyong lahat. And hopefully huwag kayo magsawa kahit na medyo slow yung progress nung project car ko. Eh, sana andyan pa rin kayo. Okay? Okay, dito na kami sa inner. Medyo matibay yung, ewan ko kung anong klaseng primer yung pinintura dito. Pero ang hirap tanggalin. Makapit. Okay guys, nalinis ko na yung mechanism ng upuan. Ayan siya. Left, right. Ito pa. Pipinturahan ko lang para kahit papano meron siyang protection. Kahit na nasa tagong lugar naman siya, hindi naman makikita. Mahalaga may protection. Ito medyo sariwa pa, may markings pa nga. Pati hinge ng trunk lid, pipinturahan ko na rin. Nalinis ko na yan. Ipipaint ko na lang siya ng flat black para may contrast sa trunk. Diba kulay white yung auto ko. Tapos yung hinge is flat black. Alright. Punasan na rin ng isopropyl alcohol yan. Para kahit papano may kapit yung pintura natin. Tapos ito, idadamay ko na rin sa pintura ng flat black. Kasi hindi ko mahugot. Bala ko sana i-mask. Yung nga lang eh, medyo pangit na rin siya. Kaya idadami ko na sa pintura yan. Ayokong pera sa yung tanggalin, baka maputol or mabasag. Okay? Alright guys, na-primeran ko na. Ayan ko sila. Primer. And then, susunod natin is flat black naman. At ito. Clip yan ng ano. Holder yan ng handbrake cable sa ilalim, so may difference dyan. Alright, ngayon sprayan na natin ang flat black. So, style ng pag-spray ko is manipis na tatlong coating. Okay guys, na pinturahan ko na siya ng flat black. Ayun na siya. Oh ha. Oh. At least may contrast na siya sa pagdating sa trunk lid, sa loob itim yung hinge. Tapos ito. Papatuyin lang mabuti and then ilulubricate na natin tong loob.
para naman smooth yung pag-slide niya. Tsaka itong lever, ilulubricate ko rin itong mechanism niya para naman maayos-ayos. Diba? Magmukhang bago pa yung plastic ko dahil pininturahan ko. Diba? Ito naman si Hernan. Nakita niya na hindi pala align yung upuan ng spring sa differential. Kaya tumatama sa gilid. Ito yung upuan ng spring. So binaklas namin at iuusog namin ng konti. Kasi yung nakuha ko itong differential, parang ano rin, modified din yung mounting niya. Kaya hindi masyadong sa pull, hindi masyadong align. Kaya yung spring tumatama dito sa loob. Kaya pag inusog yan ng konti, inabante dito. Dati yan dito eh. So iabante pa ganun. Pag inabante na, swak na yan. Hindi natatama yung spring dito sa loob. Ay puta, stuck pa. Ito na yung bagong spring. Saktong-sakto na. Ito yung luma. At least ito medyo, ito medyo matigas kasi ang taba. At least ito medyo manipis. Ang ganda pa ng korte. Oo. Saktong-sakto na yan. Yak. Okay, nakakuha na yung sentro. Bukas pagbalik nila i-full weld na yan para fix, para hindi na siya gagalaw. At least itong spring kasi na to sumasayad dito sa loob, pero ngayon wala na. Laki na ng clearance na i-center na namin. Alright, so yan na lang muna po ang video natin for today. Salamat sa mga nanood at I'll see you on the next one. Okay, bye!